Good morning, mga nanay, mga mami, mga mamshi. Good morning sa inyo. Ito na naman si Tipid Tips na mag-share sa inyo ng konting story about my hair na talagang kakaiba. So, ayan. Dati po kasi, kulot ako. Kitang-kita naman. Ayan, nangungulot na ang aking mga buhok. Kitang-kita na talaga namang, ayan, nangungulot na tayo dahil nauso nga ang rebonded. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan, mahaba yung hair ko, rebonded. So, di ba problema? Pero hindi naman totally problema. Titiisin ko na lang kasi nag-decide ako na hindi na ako magpapariband. Ilalabas ko na lang yung tunay kong kulot na hair. Kasi yung totoo, wala pagkabata, mailalagay akong picture dyan. Makikita nyo kung gaano ako kakulot. Alam nyo, sabi nila unique daw yung kulot kasi maganda yung hair, natural. Pero para sa akin, isipin ko pa lang yung mga kalaro ko noon nung bata ako na talagang yung hair nila talagang hinahangin-hangin lang tapos na hindi nagugulo. Diba? Parang nakakaingit. Samantalang ako, pagising ko pa lang, nakabuyang-yang na yung buhok ko. Nakabuyang-yang na siya. Kailangan mo siyang mag-suklay agad kasi buhol-buhol, tsaka talagang magulo siya, ganun. Ganun na yung itsura ng hair ko nung bata pa ako. Kaya ang sistema, mula nung high school ako, ayan, kulot na talaga ako noon. Kaya ang nangyayari sa hair ko, laging nakataling ganun. Talagang tali. Yung bang tipong hindi makakawala. Wala naman kasing ibang solusyon noong mga panahon na yon, yung mga 80s sa mga 80s na wala pang riband-riband, kumbaga parang gupit-gupit lang ang nauuso noon. So nagtiis ako noon, ganung nagtatrabaho. Talaga nakatali lang yung hair ko kasi nga alam mo yon, parang makakawala yung buhok. Pag nakawala yung buhok, noong minsan nga nagtry ako na maglugay. Siyempre bagong ligo naman. Try ako maglugay. So, niloko ako ng kaboardmate ko. Biniro ako na, wala, parang bababa si Kristo daw. Yung mga ganun tipo, na parang, wala, lilipadin ka na yan. Parang ganun. Kaya, parang nawala yung ano mo, yung, ang tawag ng confident mo na maglugay dahil kulot ka. Tapos, nung kabataan mo pa, palaging sasabihin sa'yo na, ay, ayan na si kulot, salot. Tsaka, kulot na talaga yung nagiging tawag sa akin noon. Kaya, matindi yung, alam mo yun, matindi yung parang nahihiya ka, kaya talagang tinatali mo yung hair mo. May time pa nga na talagang, gusto ko magpagupit kasi nga parang ang haba na siya at medyo nagdadalaga na. Ang nangyari naman sa pagpagupit ko, sumobra ng iksi, talagang, dismaya ako sa hair ko talaga. Kaya, what no, lagi ko na siyang itinatali talaga. Hindi ko na-embrace or na-enjoy na pagkakulot ko dahil sa totoo lang, wala naman akong na-try na ilagay sa buhok ko kung ano yung maganda para sa curly hair, kung ano yung maganda para maingatan siya. Hindi ko na isip yung ganun mga panahon na nagtatrabaho ako. Basta nakatali lang talaga siya. So ngayon, nakapag-decide ako na gusto ko siyang maging curly hair na rin. Mag-aalam ako kung paano siya maaalagaan, yung tamang isi-shampoo, tapos kung ano yung mga tamang conditioner na gagamitin para talagang hindi ko na kasi talaga kaya magpariban. Halos 5 years din ako nagpariban buhat noong 2018 nga, 5 years ang tagal na kada halimbawa magpariban ako is 4 months to 5 months lang, ayan, lumalabas na yung mga ganan-ganan ko. Ayan, lumalabas na yung mga ganan. Pagka 4 months to 5 months, kaya ang nangyayari, half kulot, tapos half riband. Kaya parang nakakapagod na, tapos ang gasto, alam nyo naman panahon ngayon, ang hirap talagang magkaroon ng pera na ganun kabilis. Ang mahal din ng riband, diba? Kaya I decided na pako-curly ko na lang siya pero
dahil nanood-nood ako ng mga ano sa YouTube na hindi pala pwedeng i-curly, ma-curly ang ito, balak sana ikulot, pero hindi pala ganun kasi masisira yan, hindi natatablan ang riband ng kukulutin ko, diba, para ma-repair. Kaya ang mangyayari, hihintayin ko siyang humaba. Humaba, kita nyo naman ang kakulutan ko. Oh. Pagka humaba siya, gugupitin na lang natin yung rebonded na yan. Ayan, gugupitin na lang natin. Ganun ang gagawin ko. Kaya, titiisin ko na lang muna yung buhok. Lagi ko na lang siya itatali. Pero, gagamutin ko na siya. Yung parang aalagaan ko na siya ng shampoo tama, tsaka mga conditioner. Dahil, nakakapanood ako sa mga YouTube ng pag-aalaga sa mga curly na buhok. Maganda naman yung kinakalabasan. Yun nga lang, kailangan mo mag-alagaan talaga siya dahil kung hindi, magiging bruha ka na naman, ganun. Dapat nga, kung nalaman ko lang yun noon na kung paano pag-aalaga sa curly hair ay, hindi ako nagpariband. So, ayan, na-share ko sa inyo kung gaano ako kakulot at kaya ako nag-decide na magpariband dahil gusto ko naman mapil yung riband-riband. Ang sarap naman kasi ng ganun eh. Pero yan, I decided na magka-curly hair ako. Puputulin ko na nga lang ito, nga lang hindi agad-agad. Kaya, ito lang yung shinare ko sa inyo, mga mami, mga mamshi, yung mga mami dyan na nagpapariband. So, kung carry nyo, pariband lang kayo. Pero kung hindi nyo na-carry, katulad ko, gusto nyo na maging natural yung hair nyo, katulad kung natural na kulot, ayan. Kayo rin, kung di nyo kaya, kayo bahala. Basta ako, ayaw ko na magpariband kasi una sa lahat gastos. At gusto ko naman ma-embrace yung hair ko na curly. Gusto ko siyang alagaan dahil noong mga panahon na hindi ko siya talaga na-embrace na alagaan siya, ilagay yung tamang shampoo o ganun, yung routine ng pag-aalaga sa curly. Gagawin ko yan. Kaya i-shinare ko lang sa inyo kasi siguro maraming katulad ng sa akin na nagpa-straight sila dahil curly sila. Pero ang pangat ng hair nila ay nagiging half curly tapos half riband. Ang pangat kaya, 'di ba? Pero wala man tayong magawa kaya pag nagkapera papariband uli. Parang ganoon, masyadong expensive yung gastos, 'di ba? O sige, ito na lang yung hanggang dito na lang yung share ko sa inyo. Sana mga kamami, mga katipid tips, mga kamamshi, alam niyo naman tayo na hindi tayo pwedeng maggastos ng dahil napakahirap ng buhay ngayon. Kaya ayan, hindi na tayo magpapariband. So, sana yung bago dyan sa channel ko, nakapakinig ng aking story tungkol sa curly hair na diriband natin yan ng halos 5 years. So, I decided na magpapakurly hair ako. Ewan ko anong mangyayari. Update ko na lang kayo sa mga susunod kung kaya ko ba yung hintayin. So, bahala na. Basta I share sa inyo na mag-decide ako na magpapakurly hair ako. Hindi na ako magpapariband. Hindi na kaya. So, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan yung story ko about nung bata ako na talagang kulot-kulot. At ito na yun na half riband, half kulot. Diba ang pangit? So, I try na curly naman tayo. So, soon na lang. Dahil magtitiis pa tayong pahabain to. Dahil nagtanong ako kung paano magiging kulot yan. Diyos ko. Papasalon mo siya, ipapamachine mo siya, nagkahalagang 3-5. Diba ganun pala? Ang daling istritin pero ang hirap ibalik sa natural. So, ayan, i-chinare ko na sa inyo na yung mga bago dyan na dating sa channel ko na ayan, sana magustuhan nyo yung pag-share ko tungkol sa natural hair natin na talagang kung merong katulad ng sitwasyon ko na gusto na maging natural hair. So, gawin mo na hanggang maaga kasi magastos yung very bad. So, hanggang dito na lang, sana ay nagustuhan nyo yung aking topic tungkol sa hair. Bye!